Alright, 3-2-1 recording! Hi! Kamusta mga katagumpay? This is your man, JTV again, at sa mga mahihilig sa motor dyan. Talaga namang habang tumatagal ang lockdown, ay lalo tayong na-excite dito kay Yamaha NMAX 2020. Alam nyo guys, kung hindi lang talaga nagkaroon ng coronavirus na yan, matagal nang meron yung iba natin mga katagumpay yan. Kasi, alam nyo mga tol, napansin ko, napakadami natin mga katagumpay na talaga namang nakaredy na yung pera. Kasi nasa planta na nga, talagang inaantay lang i-deliver sa mga dealer, ay bibili na talaga sila mga tol. Okay? So, ang pag-uusapan natin dito, maraming nag-comment sa atin dun sa last post natin. Natutuwa ako, shoutout sa inyo lahat. Wala muna tayong shoutout ngayon. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon mga katagumpay, merong isang pumukaw na question sa akin dun mga katagumpay na talaga namang napaka-convincing nung tanong niya. Talaga namang kung Yamaha NMAX 2020 or ADV, diba? Na 150? Habi ko, oo nga no. Kaya pala marami ang nagtataka. So, guys, naisip ko, why not na magbigay tayo ng simple comparison. Hindi yung basic features tong pag-uusapan natin. Ha? Pakita natin yung advanced features nung dalawa. Nung ADV, tsaka NMAX 2020. Para malaman nyo din, mga tol, makapili din kayo. Okay, pag-usapan natin dito, mga tol, yung kung anong meron dun sa dalawa. Tapos, kayo yung mag-decide kung ano yung bibilihin nyo sa dalawa. Tama nga naman. Yamaha NMAX 2020 tsaka yung ADV. Ah, pakita ko yung presyo sa inyo mga tol. Yung ADV 150, pakita ko sa inyo yung presyo mga tol mamaya sa huli. Pag-usapan na lang muna natin ngayon yung advantage at disadvantage nung dalawa. Okay? So, lahat ng sasabihin natin dito mga katagumpay ay nasa sa inyo. I-check nyo mabuti. Pwede kasi magkaiba naman talaga ng market yung dalawa. Yung isa Yamaha, yung isa Honda. All right? So, pakita natin lahat ngayon. Wala ulit ako papakitang pictures. Alright, wala tayong papakitang pictures kasi nag-record lang ulit tayo ng ganyan. Usual na laging ginagawa natin kasi nga nasa bahay lang tayo. Wala naman tayong masyadong effect na ilalagay. Basta, pag-usapan natin ngayon yung pwedeng makatulong sa inyo. Alright, so let's say, ang pag-usapan natin ngayon mga katagumpay, yung utility, yung pakinabang ng dalawa. Alright, alam ko, isa yun sa hinahanap nyo. Tapos, looks. Siyempre, natural na sa ating mga Pinoy yung looks kung anong mas pogi. Siyempre, kung sinong mas pogi, sinong maangas sa daan, sinong pinaka gusto nyo na attractive sa daan, yun ang pipiliin nyo. Okay, pero hindi tayo dun babase. Alright? Sa, siyempre, opinion-opinion. Diba? So, performance. Okay, number one ang performance sa lahat mga tol. Siyempre, why not na bibili ka ng isang isang motor na nagkakahalaga ng 130 to 150k thousand. Tapos, hindi naman sulit yung performance. Alright? So, pag-uusapan natin din yan mamaya. At, safety features. Alright? So, nandito yan sa laptop ko. I-search ko din. Siyempre, dapat i-search natin para naman yung mga nambabas sa atin, wala na rin masabi sa atin. Pero, comment pa rin kayo sa baba kung meron ako nakalimutan. Alright? So, safety features. Isa yon sa mga new technologies na nilalagay sa mga big bikes. Kasi meron yung iba dito na meron na talaga. Built-in na. Alright? Tapos, siyempre, yung value for money. Yun ang pag-uusapan natin dyan. Sulit ba yung tinatawag na value for money, guys? Sulit ba yung pera na ibinayad mo para dun sa performance na ibibigay sa'yo ng isang motor na dream car nyo? Alright? So, yun lang. Mamaya, magbibigay din ako ng advice, mga tol. So, ngayon, pag-usapan na lang muna natin. Proceed tayo. So, yung dalawa, parehas keyless. Keyless ang isa sa advanced features ngayon ng mga motor. May lumabas na rin mga 2019 na may tulad ni Aerox S. Ayan, mga may advanced features na nakiles. Tulad ng sabi ko sa inyo sa last time na upload ko, nasa sa inyo. Kasi ako personally, gusto ko talaga hindi susi. Kasi mas pill na pill ko. Alright? So, ayun ay pansarili ko lang na opinion yon. Mas gusto ko. Okay? Kung gusto nyo, di gusto nyo yan. Alright? So, answer box system. Parehas may answer box system. Pero, guys, ang isang points na nilamang ni ADV dito ay meron siyang built-in alarm. Alright? Meron siyang built-in alarm. Built-in alarm. Yung iba nagpapalagay ng built-in alarm sa mga NMAX 2019 nila. Which is, sige, pwede na rin. Points na rin yun. Pero, dito kay ADB 150, guys, meron na siyang built-in alarm. Alright? Sa mga hindi nakakaalam, pwede siyang mag-alarm kapag kami gumagalaw. Security. For security. Alright? So, LED lights. Alright? LED lights, pareha silang LED lights. Pero, si Yamaha NMAX 2020, guys, ay gumagamit pa rin siya ng halogen lamp. Alright? Halogen lamp pa rin yung gamit niya. Which is advanced sa isang motor tulad ni ADB 150. Wala siyang halogen. Alright? So, ano pa ba?
Sabdang suspension. Sabdang suspension. Isa to sa mga pinag-usapan natin last time doon sa huling vlog natin kay Yamaha NMAX 2020. Na sabi ko, papalo talaga siya ng 150, hindi siya 130. Kung ang ilalagay na shock or suspension shock doon sa likod niya, mga tol, ay YSS. Kasi parang medyo naririnig-rinig ko na YSS yung ilalagay sa kanya. Alright? Inulit ko lang ulit yung sinabi ko last ng vlog natin. Kasi nga, papalo siya ng 150 kung YSS yung ilalagay sa kanya. So, sub-tank naman, mga tol, kung standard version yung i-deliver dito sa Pilipinas. Kasi sa Indonesia, advance yung dineliver doon. Yun yung binanggit ko last time. Okay? So, ang advantage lang, para silang sub-tank suspension, guys. Okay? Ayusin ko lang to, ha? Ang advantage lang niya, mga tol, Ayusin ko lang tong ating cellphone kasi nagdadulas siya. Alright? Okay. Parang siyang merong sub-tank suspension, mga tol. Napaka-roll lang nung vlog natin. May inaayos pa ako. Okay. Parang siyang merong sub-tank suspension, mga tol. Kaya nga lang, yung kay NMAX 2020 ay adjustable siya. Okay? Na-adjust siya. Tapos, compartment size, mga tol. Okay, si NMAX 2020, meron siyang 25 liters. Okay? Si ADV naman, guys, meron siyang 28 liters na compartment. Alright? So, pero, guys, ito yung isa sa sinasabi ko sa inyo. Kay NMAX 2020, kasya ang isang full-face helmet. Pero, kay ADV, hindi kasya isang full-face helmet. O bakit? JTV katagumpay. Di ba sabi mo, 28 liters yung compartment ni ADB. So, mas malaki siya kay NMAX 2020 compare sa 25 liters niya. Okay guys, ang isang napansin ko doon, kasi pag binuksan mo yung loob ng ADB, meron siyang nakaumbok. Okay? Unlike kay NMAX 2020, palubog siya. Kaya siguro kasya yung pagka nakataob yung isang full face helmet. Kay ADB, hindi siya kasya kasi nga meron siyang nakaumbok. Pag nilagay mo yung full face helmet mo, hindi kasya. Alright? So, X doon si ADV. Alright? Lahat ng sasabihin ko dito, nasa sa inyo kung ano bibili nyo sa dalawa. Makikita nyo naman yung advantage at disadvantage yung mga sinasabi ko. Alright? Charging port. Parehas merong charging port si NMAX 2020 at saka si ADV. Alright? Parehas meron siyang charging point. Ang advantage lang ni ADV, guys, yung charging port niya, meron siyang takip. Bakit? Anong advantage nyo, JTV? Pwede naman walang takip, ha? Pag umuulan, pwede kayong mag-charge sa loob. Okay? Kay NMAX hindi kasi mababasa siya. Alright? Kailangan nyo pang sumilong. Isang advantage yun, guys. Oh, advantage yun na minimal advantage lang pero it helps naman. Okay? So, ano pa guys? Full tank. Okay. Katagumpay. Siyempre, kapag meron na muna sa 150cc na tayo pataas, siyempre, advisable. Pwede na, pang long ride talaga siya. Alright? So, anong full tank ng dalawa? Okay, ang full tank ni Yamaha NMAX 2020 guys ay 7.1 liters. Doon naman sa kabila, kay ADV Honda, meron siyang 8 liters. Okay, 7.1 tsaka 8 liters. So, lamang naman dito si ADV guys. Ang full tank niya 8 liters. Sabihin ko rin sa inyo yung kilometer per hour niya mamaya. Alright? Kilometer nung kung ilan liters yung matatakbo niya. Alright, so proceed tayo guys. Check lang natin ulit dito. Meron ako dito eh. May papel ako dito eh. Okay, ito yung inad ko kanina. Sa fuel consumption, guys. Ito, fuel consumption pa rin. Okay, base sa pagsa-search natin, mga tol, sa fuel consumption niya, merong advanced features yung dalawa na tinatawag na fuel saver feature. Okay, parehas silang meron. Kaya lang, nagkaiba sila sa fuel consumption sa tawag. Okay, ang tawag kay ADV, meron siyang idling stop system. Alright? Sa kabila naman, meron siyang stop-start system. Parehas lang yun, guys. Magkaiba lang yung tawag. Okay? Yun yung pwedeng mamatay yung makina nyo kapag nasa traffic lights kayo o kaya kapag hindi nyo naman ginagamit. So, itatrattle nyo lang, aandar na ulit siya. Okay? Isang advantage yun ng isang motor. Alright? Advanced feature yun, guys. Kaya worth it yung binayad nyo. Alright? So, yun nga yung sasabihin ko sa inyo yung kilometer per liter niya. Si ang fuel consumption ni NMAX 2020 guys, ito comparison ng dalawa ha. Meron siyang 39.5 kilometer per liter kay NMAX 2020. While kay ADV naman, meron siyang 46.6 kilometer per liter. So guys, dito lamang si ADV. Okay? Lamang si ADV dito kasi 39.
5 km per liter lang yung isa, si ADB 46.6 km per liter. Medyo convincing na doon, guys. 'Di ba? Medyo parang lumalamang na dito si ADB. So, sa comfort, guys, parehas komportable kasi kita ko naman yung parang ang upuan nila ay nasa isang kotse ka. Parehas silang komportable, guys. Sobrang lupit. Kahit ako kay NMAX 2019 ko, para akong nakakotse, guys. Okay na, okay. Okay, so looks, ay, teka lang, dun sa comfortability nga pala. Kaya lang, kay NMAX, guys, ang isang nagustuhan ko kay NMAX, kung pareha sila ng comfortability sa upuan, kay NMAX 2020, wala na kayong problema sa height nyo. Alright? Kalimitan, dun sa handlebar, kapag ka, nakahawak tayo, kapag maliit tayo, masyado tayo naka-bend, di ba? So, kay NMAX 2020, guys, adjustable yung handling niya. Okay? Pwede nyo siyang i-adjust papunta sa inyo. Oy! Lamang dito si NMAX 2020, guys. Alright? Kaya antay-antay na kayo. Okay, so, looks. Okay, sa looks, mga tol, hindi natin pwedeng pag-usapan ng looks. Bakit? GTB, kalok ba pag-usapan natin ng looks? Guys, hindi tayo pare-parehas ng paningin. Parang sa girls yan. May maganda sa atin, may pangit sa atin. Maaring sa atin, pangit si ADB. Pero dun sa kaibigan natin, mas maganda si ADB. O dun sa kaibigan natin, mas maganda si ADB. Tapos, sa atin, mas maganda si NMAX. Ganun yun. Dito, wala akong bibigyan ng points dun sa dalawa. Pero nasa sa inyo sa looks. Okay, nasa inyo. Kung mas maganda sa inyo si ADB, edi kay ADB kayo. Diba? Looks naman, depende sa mata nyo. Diba? Sa akin kasi, mas maganda pa rin talaga si NMAX. Mas pogi sa akin. Alright? Wala tayong pag-uusapan sa looks. Pareha sila. Alright! Performance, guys! Alam naman natin, performance ang isa sa hinahanap ng isang motorista na tulad ko, na araw-araw tayong bumibiyahe, na kapag hindi namimit yung gusto nating performance sa daan, talaga naman nakakainis. So, kung gagastos tayo ng 100,000 para sa isang motor, guys, make sure na yung performance na ina-expect natin sa isang motor ay mamimit natin. Okay? Mamimit ng motor na pinili natin. Alright? Mamaya magbibigay ako sa inyo ng advice. 155cc ang displacement ni NMAX 2020 at si ADB naman ay 150cc. Oh! JTB katagumpay. So, mas mabilis si NMAX 2020 kasi 150. Guys, kung ang displacement ay bumaba, ay lumamang lang ng 5, di ba, 150 tsaka 155, wala tayong dapat pag-usapan doon. Depende na lang kung 400 o 1000cc, ganun kalaki yung diferensa ng dalawang motor, pwede pang magbago yung decision natin. Pero dito, sa lima lang ang nilamang na 155 kay NMAX 2020 at kay ADB 150cc, wala tayong dapat pag-usapan doon. Alright? Hindi doon nababase ang isang motor sa performance. Alright? Sinabi ko lang sa inyo dito, inad ko lang. Okay? May punting diferensya. Wala nang wala tayong pag-usapan doon. Parehas liquid cooled, okay 'yon. Single overhead count, parehas single overhead count. Dito lumamang si NMAX 2020, guys. 4 bulb siya. Alright? So, 2 bulb siya. 4 bulb siya. Si ADB 2 bulbs lang. Okay? 4 bulbs si NMAX 2020, 2 bulbs lang si ADB 150. Okay. Mas malakas humatak, mas malakas ang gasolina si NMAX 2020. Pero at least performance ang pinag-uusapan natin dito, guys. Alright? Performance. So, mas malakas humatak, mas mamimit ko yung expectation ko sa isang motor. Kaya okay na okay ako doon. Tapos, guys, ABS, okay? Both ABS sila. Kaya lang, dual channel yung kay NMAX 2020, which is dun kay ADB naman, ABS lang siya. Alright? So, ito pa ang isa sa advanced future na inilamang ni NMAX 2020. Uulitin ko lang yung sinabi ko doon sa last video natin, guys. Meron siyang traction control system. O, ulitin ko, ano yung traction control system? Walang traction control system si ADB, guys. Si NMAX 2020 lang ang meron traction control system. Alright? So, napaliwanag ko na yon, hindi ko napapaliwanag dito kasi magpapaulit-ulit tayo, guys. Tapos, si NMAX naman, meron siyang Yamaha Connect. Alright? O, paliwanag ko ulit yung Yamaha Connect. Baka ngayon pa lang nakapanood sa atin ng mga katagumpay ko dyan. Yung Yamaha Connect, guys, yun yung application na pwede mong gamitin sa cellphone nyo, na pwede kayong mag-track, guys.
ng malapit na parking, pwedeng ituro yung parking sa inyo na kung saan merong maluag na parking, ituturo sa inyo nung Yamaha Connect natin. Okay? Which is, ang panglaban naman dito, guys, ni ADB, meron siyang emergency stop system. Yung kay ADB. Yun yung panglaban niya doon kay Yamaha Connect. Meron siyang emergency stop system. Ito yung guys na sinasabi na, actually, wala pa namang wala pa akong paliwanag na nakikita dito. Pero, ang pagkakaintindi ko dito sa emergency stop system, base din sa mga kaibigan ko na merong ADB, guys, ito daw yung pwedeng tumigil ka kapag ka nararamdaman ng motor na parang merong banggaan. Parang ganun. Pag meron, o kaya pagka nasa gitna ka na ng parang medyo alanganin, meron siyang emergency stop. Ganun kalupit yung ipinalaban ni Honda doon, ni ADV doon, guys. Kaya, ayun, kung ewan ko kung additional doon sa inyo yan. Sinama ko lang dito kasi kawawa naman si ADV. Alright? So, hindi tayo, ayoko maging bias. Gusto ko maging tapat tayo dito sa vlogs natin. Kasi yun naman yung goal natin dito, yung makatulong ako sa inyo. Alright? So, money value. Ito na ang sinasabi ko sa inyo. Money value. Presyo nga naman ng dalawa, mga tol. Mainit. Presyo ng dalawa. So, kung si NMAX standard yung dadating dito, nasa 130K talaga siya. Pero kung si Advance, talagang papalo siya ng 150 tingin ko. Okay? O, pagpalagay na natin na si NMAX 2020 ay papalo ng 130K at si ADV 150 na nandito na sa Pilipinas na ang presyo niya sure ay 150K pesos, mag-isip-isip na kayo, guys. Doon sa mga sinabi kong presyo, features, guys, mag-isip-isip na kayo. Alright? Tingnan nyo mabuti kung ano yung mas okay sa inyo. Nasa sa inyo pa rin. Alright? Kasi para sa akin, dun sa mga sinabi ko, mas maraming advanced features na ipinakita si NMAX 2020 kesa kay Honda 150. Alright? So, nasa sa inyo pa rin, guys, yung decision nyo. Hindi ko kayo pwedeng pangunahan dahil nasa sa inyo yan. Alright? Si NMAX naman, 2020, nandito na sa Pilipinas. Nasa planta na, sinabi ko sa inyo. Sure yun, 100% sure. Guys, nasa planta na dahil meron tayong mga kausap na mga BM sa Yamaha. At nagkaroon lang ng COVID, kaya hindi siya nadala sa mga dealer. So, ngayon pa lang, guys, pag-isipan nyo na kay ADB 150 at saka kay NMAX 155cc 2020 kung ano yung ang bibilhin yung dalawa. Alright? So, sana nakatulong tong vlog ko sa inyo at lagi nyo isipin, guys, na yung pera nyo, pahalagahan nyo. Alright? Tingnan nyo mabuti, mag-aral kayo mabuti, manood kayo ng maraming vlogs dahil siguro kulang patong sa akin, pero at least nakatulong ako sa inyo, guys. Manood kayo bago kayo bumili ng motor, ha? Pahalagahin yung pera kasi hindi nyo dinadampot yan, guys. Hindi nyo dinadampot yan. Pinaghirapan nyo yan. Pinag-ipunan nyo yan. Nagbenta kayo ng gamit nyo. Tapos dapat, guys, wag na wag kayong bibili. Ito pa ang isa kong sa inyo. Tips ko sa inyo, guys, ha, bilang motorista. Kasi pinagdaanan ko rin yan. Wag na wag kayong bibili ng motor na pagsisisihan nyo sa huli. Doon na kayo sa medyo mahal. Doon na kayo sa medyo parang nahirapan kayo. At least kapag nabili nyo, mamit niya yung performance na gusto niyo sa daan. Na gusto ko yung ganitong bilis, na natutulungan niya ako sa ganito, na meron siyang advanced features na ganito, na ganito yung pagkat gusto kong tumigil, hindi ako maaksidente, kaya kong tumigil. Ganon, guys. Okay? ABS, it's talagang nakakatulong. Alright? So, guys, maging matalino, ha? At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, sisingit na ako dito, click mo na yung subscribe button. Kasi baka nanonood ka sa akin, hindi ka nakasubscribe. Yung button na kulay pula sa baba, tapos yung bell notification, para kapag ka nag-upload sa ko, marami ka pa rin matututunan. Tapos, marami pa tayong patay pag-uusapan. Okay? So, ang laging goal ko dito, mga katagumpay, team katagumpay ko kayo, ay makatulong ako sa inyo, matulungan nyo ako, o kung meron akong mali nasabi, comment nyo lang sa baba. Kung meron pa akong kulang, dun sa comparison ng dalawa, i-comment nyo lang din sa baba. Free kayo mag-comment. Okay? Yung mga bashers natin dyan, marami nang talagang nagmamahal sa atin. At kasama na kayo sa tagumpay ko kasi 35K subscribers na tayo. Road to 50K subscribers tayo, okay? So, lahat na after nitong quarantine, lahat na makakita sa akin sa daan, kilala nyo naman si Maxine, yung motor natin na NMAX natin na ginagamit palagi. Busina lang kayo sa akin o akbay lang kayo, tawagin nyo lang ako, peace out lang kayo, bibigyan ko kayo ng stickers natin. Alright? So, maraming salamat sa pagsuporta, mga katagumpay. Dito ko na tinatapos itong vlogs natin ngayon. At sana nakatulong ako. Ito ay sadyang opinion lang natin sa, na binigay ni Google sa atin. At maraming salamat.
sa mga bibili ng NMAX 2020 or ADV, congratulations guys. Palakpakan niyo yung sarili niyo sa lahat na makakaabot ng NMAX 2020. Ayan, pakita niyo sa akin. Thank you so much. Ingat kayo palagi. Mahal na mahal ko kayo sa mga mahihilig sa motor diyan. Papaalam na ako. This is your man, JTV again. Hingang malalim and peace out. Stay at home. Mahal na mahal ko kayo. All right? Yeah.